bakit mo naman aalisin sa gabinete ang pinakahahangaan at pinaka-approved na kalihim ng lahat ng departamento sa Pilipinas ngayon? Kumbaga, she is the crown jewel dito sa ating bureaucracy. At bakit mo tatanggalin ang number one sa approval at sa trust rating pagdating sa serbisyo ng mga departamento? So unang-una po yan, she is doing very well. She is in fact the best cabinet secretary that we have in this government. Eh pag tinanggal mo yan, eh baka mamaya eh maiwan eh puro DOTR at saka puro housing department, no? Eh di lalong magkakaroon ng problema ang Marcos administration, no? Pangalawa, politically, it will not make sense. Alam naman ni PBBM na hindi siya dapat naging presidente kundi dahil kay Inday Sara, no? Dahil hindi lang nagbigay si Inday Sara, kundi nangampanya pa si Inday Sara para sa kanya. At alam mo, ang balwarte ng mga Duterte ay hindi lamang Mindanao. Kasama rin dyan yung mga Visayan speaking dyan sa Visayas, no? Cebuano speaking dyan sa Visayas. At bukod pa dyan, eh, noong 2016 elections, convincing din ang panalo ng kanyang ama, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, sa Southern Tagalog, Metro Manila at saka Central Luzon, na hindi naman naging balwarte ng mga Marcos yan. Sa katunayan, yung probinsya ng Batangas, no, talagang yan ay oposisyon. Pero nadala yan, nanalo ang unit team dyan at sa tingin ko, merong kontribusyon si VP Sara dyan. Dahil kung nag-iisa lang ang Marcos, tingin ko hindi kakayanin na mananalo sa Batangas. So, yan ang pangalawang konsiderasyon. Yung political reality na hindi naging presidente ngayon ng ating Pangulo, o hindi rin dahil kay VP Sara, dahil siya ngayon nagbigay, no? At pangatlo, siyempre, tinitimbang din ni presidente na bagamat alam niya na baka posibleng maging katunggali niya sa mga susunod na mga taon ang VP Sara, unang-una, eh napakaaga pa rin, no, para magkaroon ng ganitong kaaway. Talagang mahirap na umusad ang kanyang administrasyon. Iwas pusoy din si presidente natin na magkaroon ng napakaagang political fallout, no? Dahil alam nga ng lahat na ang pinangako lang niya ay pagkakaisa. Eh kung wala pa yung pagkakaisa, ano pang i-deliver niya sa taong bayan?